My family decided to cremate my grandmother's corpse. That's her will na rin. Sinawi ang mga abo niya sa dagat at humalo ito sa hangin at tubig ng dagat. She told to them that if she dies, gusto niyang isaboy ang abo niya sa dagat para sa paraang iyon ay magkakasama na silang dalawa ng grandfather namin. Nagsipag-alisan ng mga tao. But the Wu family was still here at nakikiramay. So as Monica and their son. Ngayon ko na lang ulit nakita si J. Mark. 7 taon na nakalipas simula noong huli ko siyang makita. Siya pa rin ang cute na batang lalaki na natutunan kong mahalin at pahalagahan. Wala akong hinanakit o galit na nararamdaman para sa bata. He was just an innocent little angel na walang kasalanan. Bunga lang siya ng kasalanan. Lumabas ako ng garden para magpahangin. 4 years ago na nagpunta kami dito ni Peter kasama ang anak namin si Angelica para ipakilala sa kanila. Masaya ako dahil minahal at tinanggap nilang anak ko si Peter. Masayang tinanggap ng pamilya kong desisyon ko. I was in the moment of reminiscing those moments with Nainay na may biglang tumawag sa akin. Amber, nakangiti siya sa akin na para bang in good terms kami. Nakangiting lumapit sa akin si Monica para akong sinasaksak habang nakikita ko siyang nakangiti at pinapakita niya sa akin nanalo siya. Nandito pa rin sa puso ko yung galit at sakit na naramdaman ko noon. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang ingudngud sa lupa. Gusto ko siyang sabunutan at kalbuhin. Gusto ko siyang lumuhod sa harapan ko at magmakaawang patawarin ko siya sa kasalanang nagawa niya. But things are different now. Ayoko mamuhay at makulong sa galit at sakit. Kaya napagdesisyonan kong bitawan ang mga bagay na pinakamamahal ko. Kaya naman natuto akong bumitaw kay Gabriel. Kahit na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Nakikiramay kami ni Gabriel sa pagkamatay ng lola mo. I know you're still in pain about what happened. Napangiti ako ng mapakla. Yeah, I'm still in pain right now. I plainly said. I didn't realize na double meaning ang mga binitawan kong salita sa kanya. Nawalang ngiti niya sa labi, naging impassive. Magsiselebrate kami ng 9th birthday ni J. Mark next week. Huminga siya ng malalim at ngumiting muli. It's a fake one. I hope you and Peter and your daughter can come at the party. I guess this will be the right time para maipakilala kami ni J. Mark bilang member ng Wu family. I felt like I was stabbed. Pero nakarecover pa rin ako sa sinabi niya. Seriously, Monica Shi, ganyan ka ba ka-desperate? How can you become a Wu when Gabriel haven't signed the divorce papers? Nawala yung ngiti niya. Napansin ko nakayukum ang mga kamay niya. I smile at her. Sabihin mo muna kay Gabriel na pirmahan na niya mga papers. 2 taon na nakakalipas simula nang i-file ko to. Kinumpost niyang sarili niya. Oo, kukumbinsin ko siya. Hindi kanya kailangan. Nandito kami ni J. Mark, ang totoong pamilya niya. I cross my arms. Pero asawa niya pa rin ako. Hindi to mababagong katotohanan, you are his acting wife. Hindi ko kasalanan kung hindi ka pa rin niya pinapakasalan. Napangisi ako. I guess, ikinakahiya ka ni Gabriel. How dare you? Akmang sasampalin niya ako na may humawak sa kamay niya. Gabriel! Gulat na gulat si Monica. Binitawan naman agad ni Gabriel ang kamay niyang nakataas at akmang ipapang sampal sa akin. Gabriel's face was numb. He was looking straight at Monica. Monica, puntahan mo na si J. Mark. He turned his looks at me. I just need to talk to Amber before we leave. Agad namang umalis si Monica at pumasok na sa loob. Kami na lang ngayon ni Gabriel ang naiwan dito. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa, nakatingin lang ako sa mga mata niya. Ganon din siya sa akin. Gusto kong sabihin mahal ko pa rin siya, pero hindi ko magawa. Yung nararamdaman ko kasi ngayon, naghahalo. Yung pagmamahal, nahahaluan ng galit at takot. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa ginawa niya. Hanggang ngayon, natatakot ako na masaktan niya ulit ako. Natatakot akong baka hindi ko nakayanin ang masakit pang muli. Natatakot akong baka hindi ko nakayanin ang masaktan pang muli. Kaya nga pinipili kong maging masaya at ligtas. Pinipili ko si Peter at maging masaya kasama niya at ni Angelica. Binasag kong katahimikan. Ano gusto mong sabihin sa akin, Gabriel? Nililinis niyang kanyang lalamunan. I wanted to say my deepest condolence to you and the Zaus. Ngumiti lang ako sa kanya.
I was just happy na naging okay kami ng family ko bago pa namatay si Nainay. I am just happy because I've got the love I was longing for to them. The acceptance, the acknowledgement. Nagulat ako ng ilahin ako ni Gabriel papalapit sa kanya. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. I'm sorry, bulong niya sa tenga ko. I'm sorry, I was not around to wipe your tears. I'm sorry, I am not the man who deserves your love. I'm sorry for everything. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumulong luha ko. I love you forever and always. Mahal na mahal kita, Amber. I just miss his voice. I missed him hugging me. I missed every bit of him. Few minutes when we parted, napunasan ko ng mga luhang tumulo sa mga mata ko. Tila nawala ko sa sarili nang yakapin niya ako, but reality hits me na hindi na talaga kami magkakabalikan pa. Hindi na maibabalik pang isang basag ng puso. About what you wanted 2 years ago. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Bigla ko nakaramdam ng kaba. I'm giving it to you. I have signed the papers. Hindi ba dapat ay masaya ako at pinirmahan na niya? Bakit parang gusto kong umiyak sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon? We stay at the Zhao's house. Our eldest brother Chan Xianxu, whose English name was John Paul, gathered us all. Kailangan kasing kompletong pamilya sa pag-announce ng will of testaments ni Nainay. We are gathered at the round table, waiting for the attorney. Nakaramdam ako ng kaba nang dumating na yung abogado ng family. Sinaad sa will na lahat ng states ng business ng family ay ang eldest brother namin ang magmamanage. May tigi isang property naman ang natitirang apo niya. Nagulat na lang ako nang sabihin ng abogado na ipinamana sa akin ng lola ko ang shares niya sa Wu Corporation. I am now stockholder. Isa na ako sa may-ari ng kumpanyang minahal at inalagaan ni Gabriel. Are you sure about this, Amber? Peter asked me. It's the same question he asked 7 years ago. 7 taon na nakakaraan ng tanongin niya ako kung desidido na ba talaga ako sa desisyon kong lumayo kay Gabriel. And now, he is asking me kung sigurado na ba akong bumalik sa Manila at harapin lahat ng takot ko. Bumalik na kami sa Cebu. And this time, nag-e-empake na kami para lumipat sa Manila. I have to take responsibility sa Wu Corp. I sighed deeply and smiled at him habang inimpake mga gamit namin. Yes, I am sure about this. Buo ng loob kong bumalik. I just realized malit lang ang mundong ginagalawan namin. Darating talaga ang panahong kailangan mong harapin mga bagay na kinatatakutan mo. And now is the time to face my fears. I sighed. Pero alam mo, Peter, nakakaramdam pa rin ako ng takot. Natatakot akong baka bumigay na naman ako. Lumapit sa akin si Peter at niyakap ako. Wala kang dapat ipag-alala. At hinalikan niya ako sa noo. Hanggat nandito ako, wala kang dapat ipag-alala. Poprotektahan kita. I hug him back. Ilang minuto rin kami magkayakap. Bigla ko naalala ang papers. Yung divorce, I have to tell you something. Kinuha ko sa drawer ang brown envelope at inabot sa kanya. Gabriel already signed it. He looks at me at concerned eyes. Are you okay, Amber? Huminga ako ng malalim. I'm nod at him and smile. Yes, I'm okay. Hindi ba ang tagal ko nang hinihingi sa kanya to? Natatawa ko. 2 years ang inabot bago siya pumayag sa divorce. Hindi ko na napigilan yung luha. Tuloy-tuloy yung pag-agos nito. Bakit ganun? Hindi ba dapat masaya ako? Agad akong kinulong ni Peter sa kanyang mga braso. Bakit nasasaktan ako? Bakit ang sakit-sakit? Hindi nagsalita si Peter. Nakayakap lang siya sa akin habang marahang tinatapik ang likod ko. Hindi niya ako binitawan hanggang sa mapanatag na yung loob ko at tumigil na ako sa pag-iyak. I'm sorry, Peter. Natatawa siyang tumingin sa akin. For what? For everything. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko yung isang kamay niya. Marahan ko itong pinisil at ngumiti sa kanya. Lagi ka nandito para sa akin, pero hindi ko masuklian yung mga magagandang bagay na ginagawa mo para sa akin. Ngayon, pakiramdam ko, pinagtataksilan kita. Pinagtataksilan kita in a way that you know that I am still in love with Gabriel. In a way na alam mong may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Niyakap niya ako. Amber, wala akong hinihinging kapalit sa'yo. I know na mahal mo pa rin si Gabriel. It takes time for you to mend that broken heart. Sapat na sa akin hinahayaan mo kong mahalin ka. Masaya akong makasama ko kayo ni Angelica. Mahal na mahal ko kayong dalawa. I am always here to protect the 2 of you. I'm still thankful na hinahayaan mo kong mahalin ka. I know, nararamdaman kong sinusubukan mo kong mahalin.
Masaya na ako sa ganun. Alam kong lagi ako may puwang sa puso mo. And with that, kontento na ako. I felt relieved sa mga sinabi ni Peter, but still nahihiya ako sa kanya. Pakaramdam ko'y pinagtataksilan ko siya. Feeling ko niloloko ko siya. We continued to pack our things. Maaga kasi ang flight namin papuntang Manila. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagbalik ko. I am not sure kung tama bang desisyon ko. Pero hindi ko kayang talikuran ng family ko. Nainay gave me this and I know hindi ko kayang pabayaan ng company. Ang tagal na naging part ng mga Zhao ng Wu. The two were great partners in business for 3 generations at ayoko masira ito ng dahil lang sa amin ni Gabriel. Nakatali kami ni Gabriel sa isang marriage para sa mas maging matibay ang sama ng dalawang angkan, but we ended up separated. But it doesn't mean na mabubura na rin ang sama ng dalawang pamilya. I cannot afford to sell the shares na ipinamana sa akin ni Lola ko. Ayoko mabigo siya. Napamahal na rin sa akin ang pamilya ni Gabriel. Si Mama at si Feng, they treated me as a part of the family. Pero sa pagbabalik ko, ibang Amber Zhao na makikilala nila. I've changed. I've grown and become mature. Naging matapang akong harapin lahat ng takot ko. Naging matatag ako para sa amin na anak ko. I am ready to face them. Handa na akong harapin ang nakaraan ko. Siguro nga dapat na ako magpakaama kay J. Mark. Nasad ni Gabriel matapos inumin ang natitirang alak sa kanyang baso. Napabuntong hininga siya tinawag ang barista para lagyan muli ng alak ang kanyang baso. Tinapik-tapik ng marahan ni Skater ang balikat ng kaibigan. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa kaibigan. It's been 7 years mula nang iwan ni Amber si Gabriel. 7 taong nawala ng buhay ang mundo ni Gabriel. He was always drinking till morning to ease the pain in his heart. It's a wound that has been there for so long. Hindi gumagaling. Hindi humihilom. Nakainom na 3 baso ng alak si Gabriel. Pare, nung nakita ko siya sa Dream Park, muli niyang inubos ang laman ng baso. Biglang bumili siyang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang halikan. Tuluyang tumulong luha sa mga mata nito. Gusto ko sabihin sa kanyang mahal na mahal ko pa rin siya. Isinubsob nitong mukha sa edge ng stool bar. Pero nakita ko kung gaano siya kasaya kay Peter. She's smiling. Napangiti siya at inabot naman ng bartender ang 5 baso niya. They are one happy family. They already have a lovely daughter. Huminga ng malalim si Skater. Eh, may anak ka na rin naman hindi ba? Nauna ka pa nga kesa sa kanya. Natatawa sa Skater sa biro niya sa kaibigan. Napatigil na lamang siya nang tingnan siya nito ng masama. Kamusta na nga ba si Jaymark at Monica? Agad ni ininom ni Gabriel ang laman ng baso. They're fine. Grade 2 na si Jaymark. Monica's trying hard para matanggap siya ni Mama. Napatingin siya sa basong hawak at pinaikot-ikot niyang daliri sa baso. Malapit na palang birthday ni Jaymark. Kamusta kayo ni Monica? Napatingin si Gabriel sa kaibigang seryosong nakatingin din sa kanya. Napangisi si Gabriel sa tanong ng kaibigan. What are you talking about? Napailing-iling si Skater, ipinato niya isang kamay sa balikat ng kaibigan. Ang ibig kong sabihin, kung mahal mo na ba ulit si Monica? It's been 7 years na magpakain na siya sa anak niyo. I can see she's trying her best to become a mother and a wife to you. And Jaymark? Mahal? Hindi. Wala na siyang nararamdang pagmamahal para dito. Galit ang natitira sa puso niya noong 2 taong iniwan siya ni Amber. Sukdulan ng galit niya kay Monica. Kahit anong gawing maganda ni Monica para sa kanya ay binabaliwala niya at hindi niya ito pinatutunguhan ng maganda. Monica even moved into Gabriel's house. Gabriel and Amber's former house. But time passed by. Gabriel accepted the fact that he has to act like a man. Kailangan niya magpakaama kay Jaymark at pakitunguhan si Monica. He acts as a good father to Jaymark. He loves his son so much. Kaya nga kahit labag sa kalooban niya ay pinakisamahan niya ng maayos si Monica. Unti-unti na wala ang galit sa puso niya. He learns to accept her as Jaymark's mother. But there was no love at all. His heart only beats for Amber. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ang asawa. Napangisi na lang si Gabriel sa naalalang nakaraan nila ni Monica. Yes, he may love before that girl. But there's nothing left. Walang dahilan para mahalin niya si Monica pagkatapos ng ginawa nito sa kanya at kay Amber. Pare, mahal ko si Monica noon, pero wala na dito. Tinuro niyang kaliwang dibdib kung saan nakalagay ang kanyang puso. After what she did, I could not learn myself to love her again. Pailing-iling na ininom niya ang alak sa baso. Napakamot na lang ng ulo sa Skater nang maalalang nakasampung baso na ng alak na naiinom ang kaibigan. Madalas ay nakakaubos ito ng 10 bote kada gabing nagpupunta ito sa bar niya.
Kinapit-tapit nitong balikat na kaibigan. Pare, you should go home. Monica might be waiting for you at home. Baka nag-aalala sa'yo yun. Nag-aalala lang sabi ni Skeeter. Natawa lang si Gabriel at napailing-iling. Pare naman, gabi-gabi ka nalang umiinom. Nakakasampung bote ka ng alak tuwing gabi. Napakamot na naman ng ulo ang kaibigan. Hindi ka naman nagbabayad ah, anak ng 7 taon na kaya akong lugi sa mamahaling alak na iniinom mo. Hindi siya pinansin na kaibigan. Patuloy lang ang pag-inom nito ng alak. Pakiramdam kasi ni Gabriel ay nawawala ang mga problema niya kapag nakakainom siya ng alak. Binaba ni Gabriel ang baso. Huminga siya ng malalim. Nagkita kami ni Amber sa Hong Kong noong isang araw. Umigting ang kanyang pangat habang nakapikit. Pagbukas niya tumingin siya sa kaibigan. I've signed the papers. Noong una hindi maintindihan ng kaibigan kung anong pa palang sinasabi ni Gabriel. Inubos muli ni Gabriel ang laman ng baso niya. He deeply sighed at baka sa mukha niyang kalungkutan. I've signed the divorce papers. Malapit na kaming maghiwalay ni Amber. Hindi alam ni Skeeter ang sasabihin. Tinapik niya na lang ng marahan ang balikat nito. Sa tingin ko, yan ang tamang gawin mo, Gabriel. Gabriel runs his hand through his hair. Pare, alam kong tama yung ginawa ko to set her free. 2 taon na rin mula na mag-file si Amber ng divorce. Ayaw niya itong pirmahan dahil naniniwala pa rin siyang maayos nilang marriage nila. He believes that time will come at magkakabalikan pa silang muli. Ngunit 7 taon itong hindi nagpakita sa kanya. He followed the 2 at Cebu. He found himself fooled. Wala pala talaga si Peter at Amber sa Cebu. They've just stayed there for a day and moved in abroad. Hindi niya alam kung saan na ito nagpunta or kung maayos bang kalagay ng asawa niya. But he never lose hope to see her again. Umaasa ito magkikitang muli silang dalawa. His strings of fate really binds them again. Hindi niya inasang makikita si Amber sa Dream Park. Ikinabigla nga lang niya na makitang may anak na si Peter at Amber. Sobra siyang nasaktan noong araw na yun. Naglaho ang paniniwala niya na magkakabalikan pa silang muli. Then he realized that this is the right time para pakawalan na niya si Amber. Sa Hong Kong, he is expecting to see Amber. Noong una nag-alinlangan siya kung tama bang gagawin niya. He have signed the papers you've been wanting for over 2 years. Dennis, Angelic and Peter parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso niya habang nakikitang masaya ito. Hindi siya makahinga, napakasakit. Napangiti na lang siya nang makita niyang kamukhang-kamukha ni Amber ang anak. He realized that it was time for them to let things buried in the past. After all, hindi na siya bata. He's going 31. And hindi na rin bagay sa edad niya ang mga ganong bagay. He had grown up like a real man. Now he has to act like one. Pero masakit para sa akin na pakawalan siya. Mahal na mahal ko si Amber. Mommy, is this our new house? Angelica says as they landed at that huge house. Buhat-buhat siya ng kanyang ama habang hawak naman ni Amber ang bag ni Angelica. She smiles at her daughter and nod. Nagsalubong ang kilay ng bata. It's so big. It was just as big as my doll house. Why you look like that, sweetheart? Nag-aalalang tanong ni Amber sa anak. It's too big, mommy. I might get lost inside that house. Peter chuckles and kisses daughter's cheeks. No, princess. Tama lang isang palasyo para sa isang prinsesang katulad mo. Pumasok na sila sa loob ng mansyon. It was the old house of the Chua family. Nag-move na kasi sa California ang family ni Peter. Pinapalago kasi nilang negosyo nila doon. Their main focus right now is that place at palakasin ang market ng kanilang hotel even though their base was here in the Philippines. Bakit dito tayo titira, mami? Nasa sala sila ngayon. Tinulungan naman ni Peter ang mga kasambahay sa paghakot ng maleta nila. Inupo ni Amber ang anak sa sofa. I know, sweetie. Mahirap para sa iyong lumipat ng tirahan. We've been there at Cebu for 2 years. She rubs her daughter's shoulders gently. She kisses her forehead and smiles at her little angel. But mommy's work now is here in Manila na. Nakasimangot pa rin si Angelica. Hinawi naman ni Amber ang ilang tinatakpan ng napakagandang mukha ng anak. Hindi mo ba gustong tumira dito? Look oh, marahan niyang pinatong isang kamay niya sa baba ng kanyang anak para tumingin ito sa kanya. Parati mo nang makikita si daddy mo if we live in here. Angelica's eyes sparks. Talaga mami? I can see daddy every day? Nakangiting tumango si Amber sa kanyang anak. Oo honey, buong araw kayo maglalaro ni daddy. Mababasahan ka na rin niya ng mga bedtime stories gabi-gabi. Yay! We can be all together in one house na! Hindi mapigilan ni Angelica ang hindi pumalakpak sa tuwa.
Niyakap niya na mahigpit ang kanyang ina at nagtanim ng matatamis na maliliit na halik sa kanyang pisngi. I love you, Mommy! Biglang tumikim si Peter. Napatingin na mag-ina niya sa kanya. Bakit si Daddy walang kiss? Paglalambing nito sa kanilang munting anghel. Humagikik si Angelica at tumakbo papunta sa Daddy niya at niyakap ito. I love you, Daddy! And then she planted sweet little kisses on his daddy's cheeks. Inayos nila tatlong kwarto ni Angelica. They played all day at the garden. Nang sumapit ang gabi, pinagtimpla naman ni Amber ang anak ng gatas habang nasa kwarto na ito, kasamang ama't minabasahan ng stories. And they live happily ever after. Nadatnan na lamang ni Amber na tapos na palang binabasang story ni Peter. The end. Napahikab na si Angelica. Her eyes were sleepy. Ipinainom muna nila sa anak ang gatas at tuluyan na itong nakatulog. Inayos ni Peter ang kumot habang nilalagay naman ni Amber sa shelf ang librong binasa ni Peter. Hinalikan niya sa noo ang anak at pinatay ang ilaw. Tuluyan ang umalis ang dalawa at nagtungo na ng master's bedroom. Nasa banyo si Peter habang nakahiga na sa kama si Amber at nagbabasa ng libro. Pagkatapos niya mag-toothbrush ay tuloy na niyang sinamahan si Amber sa kama. Nilagay niyang isang braso niya sa balikat ni Amber. I guess nakapag-adjust na si Angelica dito sa bahay. Peter says and kisses Amber's temple. Sinara ni Amber ang librong binabasa at nilapag ito sa side table. She hugs him at umayos ng higa. Pinato niyang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Sana makapag-adjust din si Angelica sa bago niyang school. Nag-aalala lang sabi ni Amber para sa anak. Nagsisimula pa lang mag-adjust si Angelica sa Cebu. It's been 2 years since they have decided na doon tumira. 7 years ago, lumipad sila papuntang Cebu para sa isang business matters. Isang araw lang ang tinagal nila doon and then lumipad na sila papuntang California. Doon ipinanganak si Angelica. Amber enrolled culinary course and after she graduated ay bumalik sila ng Cebu doon na nanirahan sa loob ng 2 taon. They've just starting their restaurant there in Cebu. Kaya malaking sakripisyo para kay Amber ang pagbabalik sa Manila. She left the business to her manager. Nangako naman si Amber na bibisita doon once a month and she'll keep updated sa status ng business nila through phone calls. Peter kisses her forehead. I am sure our princess will do great at school. Napangiti si Amber sa sinasabi ng partner niya. Yeah, Angelica's a great kid. She couldn't ask for more. All she wanted was her only daughter. Labis ang tuwa ni Amber nang maipanganak niya si Angelica. It was her pride and joy. Mahal na mahal niyang kanyang anak. Napakabait na bata nito. Iba siya kay Amber. Achiever, matalino at mahusay na bata. Siya ay magalang at bubbly. Proud mami si Amber sa anak at gagawin niya lahat para maging masaya ang kanyang anak. Maagang gumising si Amber para ipaghanda ng mag-ama niya ng almusal. Rice omelette, toasted garlic bread, milk and orange juice ang inihanda niya. Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Angelica. Good morning, sweetie. You should eat your breakfast na. Inalalayan ni Amber ang anak sa pag-upo sa pagkainan. Asan si Daddy? Inaayos pa ni Daddy yung tie niya, Mommy. Makakasama ko po ba si Daddy sa school? Lumuhod si Amber para magkasing height na sila ng anak at ipinatong ito sa kamay sa ulo nito. Maraming sinuklay ang buhok ng anak niya habang nakangiti. Yes, sweetheart. Si Daddy na maghahatid sa'yo sa school. Mommy can come kasi I have to go to work today. Masaya nagpapapalakpak naman si Angelica. Yay! Daddy will drive me to school! Bigla namang lumitaw si Peter mula sa side and wraps his hands around Amber's waist. Good morning. Sensual ang pagbulong ni Peter sa tenga ni Amber. Amber couldn't help but smile. Nakaramdam siya ng kilig sa sinabi ni Peter. Good morning. Sweetering reply ni Amber. Peter kisses one side of her cheeks na nakaharap sa kanyang muka. Kumalas na si Peter sa pagkakayakap dito at umupo sa tabi ni Angelica. Mukhang masarap to ah. Sad ni Peter as he looks what on the table. Amber's giggle. Siyempre ako nagluto eh. Ipinaglagay ni Amber si Peter ng rice omelette at isang slice ng toasted bread sa plato nito. Peter looks at her smiling. Thank you, hon. Amber smiled at him. Sinabayan ni Amber ang kanyang mag-ama sa pagkain. Bye, Mommy! Angelica said her goodbyes to her mom. Inalalayan ni Amber sa pagsakay sa kotseng anak. Inabot ni Amber sa anak ang lunchbox at hinalikan ito sa pisngi. Be a good girl, okay? Angelica just giggled as she nods. Isinara na ni Amber ang pinto ng kotse. Sinalubong naman ng yakap ni Peter si Amber. Hinalikan niya ito sa pisngi. Heto ng baon mo. Inabot ni Amber ang pack lunch na inihanda niya para kay Peter. Peter smiles genuine. I miss this.
Nakapulupot pa rin ang mga braso ni Peter sa bewang ni Amber. Napakunot naman ang noon ni Amber. "Miss what?" Peter shrugs. Kinuha niya yung packed lunch sa kamay ni Amber. "I miss you making lunch for me." Bigla namang naalala ni Amber yung mga panahon na yon. Her college days kung saan hobby lang niya ang pagluluto. When the time she always makes lunch for Peter, bigla naman niyang naalala yung una't huling beses na ginawa ng packed lunch si Gabriel. She easily put herself into reality. Ginitan na lang niya si Peter, hindi nga niya alam kung may sinabi ba ito o kung gaano siya katagal na tulala. "Mag-ingat ka sa pagdadrive," paalala ni Amber. Niyakap na lang niya si Peter. Then he kisses her on the forehead. "I will. Good luck on your first day," ani Peter. Amber just nodded at him. Pinagmasdan niya ito habang naglalakad pa sa kanyang sasakyan. Sinundan niya na tingin ng kotse hanggang makalabas ito ng gate. Amber breathes deeply. Is she really ready to face him? Handa na nga ba siyang harapin ng formal si Gabriel? Napag-usapan na nila ni Peter ang bagay nito noong isang gabi. It's been a week mula nang lumipat sila sa Manila. Nakapag-adjust na si Angelica sa bagong lugar at sa bago niyang school. Nanibago naman si Amber sa bago nilang tinitirhan. It's bigger than what they have there in Cebu. Nanibago rin siya dahil marami silang kasamang kasambahay sa bahay. Before iisa lang ngayon ay nadagdagan na ito ng apat. Kaya wala nang gawaing bahay ang nagagawa ni Amber. Sa pagluluto na lang siya nakakabawi sa kanyang mag-ama. Nagbihis na si Amber. Humanap siya sa body mirror upang tingnan ang sarili. Hindi niya kasi alam kung bagay sa kanyang suot na damit. She looks like a secretary with her corporate attire, peach blouse na chiffon, and a black pencil skirt na ibinagay niya sa kanyang black pumps sa suot. She put on her white coat and grabs her bag. Dumiretso sa garahe at binuksan ang pintuan ng kotse. Nagsimula siyang magmaneho patungo sa Woo Corp na kinakabahan. Kinakabahan siya sa mangyayari. Ang totoo, hindi niya alam kung paano ba magtatrabaho sa loob ng kumpanya. She was never trained to handle a company. Ang alam lang ni Amber ay kung anong klaseng negosyong pinapasukan ng kumpanya nila Gabriel. Di like investing on real estates and malls. Kung ang pamilya ni Peter ay more on sa hotel, ang mga Woo naman ay mahilig magtayo ng executive, villages and subdivisions. Pinasok na rin nila ngayon ang malls and supermarkets. They have many branches all over the Philippines. Even in Cebu ay meron silang mall at isang subdivision. Nang marating ni Amber ang building ay nakaramdam siya ng takot. Gusto niya umatras at umuwi na lang ngunit hindi pwede. Nang makababa naman siya na sasakyan ay agad siyang pumasok sa loob ng building. Dumiretso siya sa receptionist. "I'm Amber Woo," pakilala niya sa receptionist. Saglit lang at may tinignan sa computer ang babae. Then she motioned her to go at the elevator. "Hinihintay na po kayo, Madam Woo, sa conference room." Ninitian ni Amber ang babae at nagpasalamat. She walks towards the elevator. Kada tumataas ang floor ay nadaragdagan ang kaba niya sa dibdib. Agad naman niya nakitang mama ni Gabriel na kausap ang secretary. Nang mapansin naman siya ng kanyang mama ay agad siyang nilapitan at niyakap. "How are you doing here in Manila?" tanong sa kanya ng kanyang mama. Ngumiti si Amber as she held her mother-in-law's hands. "Okay lang po mama, medyo nag-a-adjust lang po ako ngayon dito sa Manila." Napabuntong hininga siya dahil nahirapan siyang kausapin ito. It's been a very long time. Nilibot ni Amber ang mata sa office. Hinawakan ng kanyang mama ang mga pisngi nito. She smiles at her daughter. "I know, dear." Tila pinipigilan itong umiyak. "It's been a long time." Niyakap siya muli ng kanyang mama. "I'm glad that you're back." "Ako rin, mama. I am happy to see you again. Come, let's go inside the conference room. Kanina ka pa nila hinihintay." Hinila si Amber na kanyang mama pupunta sa loob ng conference room. Huminga si Amber ng malalim habang naglalakad na sila papasok. She was preparing herself. Kinakabahan kasi siya. Hindi niya alam kung sino mga tao sa loob ng room. It's a board meeting and she can't believe herself na makakasama siya rito. It's been years since she went inside that building. To be there again makes her remember how painful it was. Hindi niya makakalimutan mga alaala niya noong huling pumunta sa building na ito. The time that Gabriel and Monica has been fooling her. Naninikip ang dibdib niya as she remembers it. All those painful memories. It all brings back. Hindi niya namalayan na sa loob na pala sila ng conference room. She was already been introduced by her mother-in-law to the board members. She just smiled habang nakatingin ng mga board sa kanya at pinapalakpakan. As if they were observing her. The new member of the board. He saw Gabriel on the side looking at him seriously. Na walang ngiti niya na magtamang mga mata nila. As if they were the only ones inside that room. As if their eyes are talking, saying that they wanted to be with each other.
how they belong for each other. Umupo na siya sa tabi ng kanyang mama for a round table discussion. Nakaupo si Gabriel sa gitna. We are now in crisis. Hindi naging magandang epekto ng balita sa Star Homes. We might lose a lot of clients kung magpapatuloy ang balitang yun. Ani Mr. Romulo, one of the board members. Lately, ibinalita sa mga news na hindi safe ang villages dahil sa gumagala serial killer sa loob. Star Homes was one of the best executive villages in the nation. High class kung may tuturing at makilalang taong tumitira dito. Mostly ay mga artista at mayayamang tao. Kaya malaking kawalan kapag hindi pa nila nasolusyonan ang bagay na ito. They might have lost some shares and investors. Natagpuan kasing patay ang isang singer artist sa kanyang bahay at ayon sa investigators ay nilooban ito. Nakakalat kasi mga gamit nito sa bahay at may mga nawawalang pag-aari ng singer. Ibinalita sa mga newspapers and televisions na hindi umano'y may umaaligid na masamang tao sa Star Homes at hindi safe sa loob ng village. Unti-unti na rin nagba-back out ng mga investors dahil dito. They really have to do something quickly bago patuloy ang masirang image ng kumpanya at ng Star Homes. Napatingin si Amber kay Gabriel, who was seriously listening sa mga daing sa kanilang problema sa company. Nakikita pa rin niya ang dating Gabriel kahit na magkaedad na sila, ay ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Kahit na tinubuan ito ng bigote, she still has these feelings for the man. What do you think, Mr. Wu? What should we do? Anang isa sa mga board. Biglang naalimpungatan si Amber sa pag-iisip na malalim. Everyone was looking at Gabriel, who's in a deep thinking. Napakalalim ng iniisip nito at nakapikit habang nakapatong ang isang kamay sa kanyang sentido. Ilang saglit pa'y minulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Sumandal siya sa upuan niya at nilalaro ang pen sa kamay niya. First, we should check our security personnels. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Amber nang tingnan siya ni Gabriel ng napakatalim. Napakaseryoso niya. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya na parabang sinasamantala niyang pagkakataong iyon upang makuha ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Dapat nating alamin ang backgrounds ng mga personal natin sa Star Homes. I think, doon nagsimulang problemang ito. We should also add cameras sa bawat streets and posts. Sabi niya habang naglalakad sa harap ng lahat, pinato ni Gabriel ang mga kamay sa round table. We add securities. We should create a new commercial for Star Homes. Naglakad siyang muli pabalik naman upuan. Umupo siya at tumingin ulit kay Amber. Nagtamang kanilang mga mata. Dapat tayong gumawa ng isang advertisement ng company about how safe and secure in our village. Nagsitanguan naman ang mga board members sa mga sinabi ng kanilang president and CEO. While Gabriel was still looking at Amber, parabang nag-uusap ang kanilang mga mata. Matapos nun ay unti-unti na nagsialisa ng mga board members. Amber, you should eat with me, iha? Ayan ang kanyang mama. Tumango lang si Amber at inakbayan na siya ng kanyang mother-in-law. Nagkasabay silang tatlo ni Gabriel palabas ng conference room. Gabriel anak, let's eat together. Hila nito ang kanyang anak na si Gabriel. Ramdam ng dalawang awkwardness sa paligid. Nag-clear throat si Gabriel. I'm sorry mama, but I have to do some planning. I need to get in touch with our HR and the staff in the marketing and planning department. Tila pagod na pagod ang mukha nito. Sumimangot naman ang mukha ng kanyang ina. You really are ignoring me, anak. How could you? Tila nakaramdam naman ng kaba si Amber. Why does her mama keeps on pushing them? Malapit na silang maghiwalay dalawa for real. But their mother was still determined para muli silang magkabalikan. Napangiti na lang si Gabriel sa kanyang ina. I'm sorry, ma. I am really busy right now. Binali ni Gabriel ang kanyang tingin kay Amber. He half smiles at her wife. Welcome to the company, Amber. It's been a while since you visit here. Para bang sinaksak ang puso ni Amber. Gabriel looks at her with that numb expression. Para bang bumabalik muli yung masasakit na nangyari noon. Yung panahong nakita niya si Gabriel at Monica na naghahalikan. Napatango na lang si Amber. She can't even utter a single word. Napaka-awkward ng sitwasyon nila ngayon. I have to go. Ani Gabriel at nagmadali nang lumabas ng conference room matapos salikan sa pisngi ang kanyang ina. Nawalan siya ng mga buto sa tuhod at gusto na lang niyang mapaluhod. But she can't. Ayaw niya ipakitang naapektuhan pa rin siya. Ito ang pinakamahirap na bagay na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang mabuhay nang wala siya. Huminga siya ng malalim. Ngumiti siya sa mama niya at lumabas sila ng building para kumain sa isang Chinese restaurant.
Ano kayang mangyayari ngayong nasa isang kumpanya na sina Amber at Gabriela? Tuluyan na kayang masisirang relasyon nila bilang mag-asawa ngayong pirmado na ni Gabriel ang inihaing divorce paper ni Amber. Pero paano kapag nalaman ni Gabriel na siya ang ama ng anak ni Amber? Magkakaroon na kaya siya ng lakas ng loob na ipaglaban ng pagmamahal niya kay Amber? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.